Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video ay may i-share naman po ako sa inyo tungkol sa aming pinagkakabalahan sa ngayon. Ito ay ang rabbit farming. Konti pa lang sila guys kasi nag-start po kami noong February 14, 2022. Yes po, baguhan lang po kami dito kaya sama-sama tayong matuto ng pag-aalaga ng mga kuneho. March 2022, nabigla kami guys kasi nanganak ang rabbit na hulog sa cage ng manok. Hindi namin alam na buntis pala kasi hindi namin nakita na nag-mating ito, pero kasi pagdating ng bahay, katabi mo na sila habang ginagawa pa ang cage ng rabbit. Lima sana sila guys, kaya lang isa lang natagpo ang buhay, ang isa patay at ang tatlo naman hindi ko nakita, kinain siguro ng mga pusa. DIY lang po ito na cage. 1 week later, ayan, nalagay na sila sa kanilang cage. Dapat po kasi guys, ang flooring ng cage ng rabbit is 1/2 by 1/2 welded wire at ang sidings naman is 1/1 welded wire. And ang cage size must be 2 feet by 2 feet by 1 foot. Since baguhan po tayo guys, dapat natin alam ang mga basic terminologies when it comes to rabbit farming. Like doe, female, buck, male, kit, baby, kindling, panganganak, litters, dami ng anak, at weaning naman ang pagwawalay. Ito yung nag-iisang anak sa lima, isa lang na buhay. Kasi yung apat ay, yung tatlo ay kinain ng pusa. Ang isa, namatay. Ito lang ang nag-iisang survivor. 1 week old na rabbit. Cute! 2 weeks later na po siya. 2 weeks old. Happy 3rd week. Kumakain na siya. Kumakain na siya ng repolyo at kids. Kasi may ngipin na siya. Goryeo, the survivor. So, ano nga ba ang kinakain nila? Commercial pellets lang po, like Bantrade, Integra 3000, GMP3, grasses and leaves, grasses like paragrass, stargrass, banana leaves, balungay, tuyong damo, at tubig. Ang proper feeding po is pellets sa umaga at hapon, 40 grams sa palakihin at 70 grams sa lactating. Only grass naman buong araw. Halimbawa po, pag makagat kayo ng rabbit, don't worry po kasi hindi nagtataglay ng rabies dahil domesticated animal po sila at all natural ang kinakain nila. Guys, kakakuha ko lang ng mga damo para sa aking mga alagang rabbit. Oo nga pala guys, i-take note po natin ang petsa ng pagpapakasta. 30 to 35 days po bago sila manganganak. Pero bago pakastahan, timbangin muna natin ang doe at after 15 days, timbangin ulit. Kung tumaas ang timbang, it means may kids na yon sa loob. After 28 days ng pagpapakasta, lagyan natin ng nest box ang cage in preparation sa panganganak. Sa pagpapakasta po, 3 times po napakastahan. 3 times sa isang araw or pwede rin na once a day napakastahan for 3 consecutive days. At syempre guys, huwag kalimutan na i-take down notes din ang araw ng panganganak kasi 30 days after ng panganganak, pwede na natin i-separate ang kit sa doe and after 20 days and up, ang doe ay pwede na rin pakastahan para dadami sila ng mabilis. Malaki na siya guys. 3 weeks na siya.
nag-start na siyang kumakain ng mga damo at mga kids. Kailangan na niyang kumain kasi ilang araw na lang. Pwede na siyang i-separate sa mama niya. Ito na po si Greg, a 3-week-old rabbit. Thank you for watching. God bless and bye!